Huwag mo lalagyan ng sira. Kasi pag sinabi natin dalawa lang sira, tumutukoy ito sa tao. Kaya dalawa lang. Halimbawa? Dalawa lang. Sige, pakisabi mo naman lang. Mas dalawa lang. Dalawa lang! Yan, praise the Lord. Only two. Ano kaya? Alam niyo, sa buhay po ng tao, there is only two. Ano po ba yan? Kasi, if we make choice, if we make to choose into something, there is two choices. Kasi hindi pa pwede na maraming choices, pero isa na pipiliin mo. Amen. Amen. Pero, siguro, small space in our life, marami pong pagpipilian, maraming choices. Kaya na, at this time, doon muna tayo sa dalawang pagpipilian lang muna. Para na sa ganun, pakita po natin kung ano po yung mga bagay na dapat para sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. Natanong po ba kayo na pamili? Amen. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba mamili? Handa ka na ba mamili? Hindi pamili, ha? Pag-aaya, pag-alis nyo dito, mamili kayo, pumunta kayo ng magic, pumunta kayo lang. Hindi mamili, mamili. Only two, sabi mo, only two. Only two. Sa Tagalog, dalawa lang talaga sila. Dalawa lang talaga sila. Pinapasaya mo lang kayo kasi masyado kayo seryoso. Okay, only two. Ano po ba ito? Okay. Let us go into our partner study. Okay. We all face either or decision as we pass through our life. Sa buhay po natin, habang tayo dumadaan sa buhay nito, mayroon po tayong dalawang bagay na dinaraanan. At yun po yung kailangan na maunawaan po natin sa buhay po natin kung ano po yung mga bagay niyo. Saan ba ako dumadaan? Ano ba itong tinalakaran ko? Ano ba yung patungo ng buhay ko? Yan, kumisan, ganyan po eh. Ang kailangan po natin maunawaan po. O, ito pang ginagawa mong ito eh, meron talagang apuntutan to. Meron. Everything that we do in our life, there is a destination. Amen. Meron po tayong tinatawag na point of destination. Okay. There are times when we face a decision that is black or white, one in which there are only two possible choices. Sa buhay po natin, kapag tayo lumalaka tayo sa mundong ito, mayroon tayo dalawang bagay na dapat papilian. Okay? Many strain from those decisive moments, but we must still face them. Okay? Meron tayong mga bagay na pinagdaraanan sa buhay po natin, pero still, kailangan po natin harapin po yung mga bagay na ito. Okay. It is the same in the spiritual realm. Okay. Pagdating po sa spiritual realm, ganun din po yan, parehas din po yan. Siguro, sa buhay po natin into our physical realm, mayroon po tayo mga pinagpipilian. Ano ba? Ako ba? Gusto ko bang marumanoy? O hindi? Dito na lang ako sa bahay. Parang ganun, ano? Amen. Ako ba pupunta ng palengke? O dito na lang ako, maghintay na lang ako ng kakainin ko. May mga ganun, sige po tayo sa buhay po natin. In spiritual realm, it is the same. This passage confront us with some choices that we will have to make. Ito pong taan na ito, ito pong daraanan natin na ito, kumbaga mayroon tayong dalawang choices po dito. At ito po yung kailangan na pumili ka. Hindi ba pwede na halimbawa yung pagpili mo ngayon ay hindi na yan yung parang pipiliin mo bukas o sa asana o sa hinaharap. Hindi yan. Kasi kung ano yung pipiliin mo ngayon, yun na yung magiging hinaharap mo. Okay. Jesus lays out three choices that confront every person who ever lives in this world. These choices must be made and they are the most important choices you will make in your life. Napakahalaga raw nito. Kaya kayo pa lang po sa buhay po natin, kailangan makapapili na po tayo. Amen. 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 Okay. Thus, sabi pa nito, what you do when you are confronted with these choices will determine how you will live your life, how you will die, and where you will spend eternity. Kung ano yung pipiliin mo ngayon, na choice mo ngayon, na pipiliin mo, yun po yung magiging kalalagyan mo into eternity. Amen. 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 Lahat ng bagay, all the passages that we confront to us by God, mayroon pong destination yan. Amen. It is toward eternity. Amen. Kaya lang, alam niyo po yung eternity na yun. Ano kaya yung eternity na yun? Yun ang katanungan doon. Yung eternity na pupuntahan mo,
yun yung bagay na pinili mo ngayon. Amen. Amen. Kaya hindi po pwede dito na, Lord, choice mo ito. Ikaw bahala mag-ili. Hindi. Ikaw mismo mag-ili sa sarili mo. Amen. Ang Diyos nakapag-ili na para sa atin. Gusto niya makasama natin siya pagdating ng araw. Kaya lang, yung choice mo ang inihintay talaga ng Lord. Amen. Kung yung talaga pinipili mo. Amen. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Okay, ito yung tatlong confront choices or confront passage that God give us. Our three choices in life. Ano-ano ba yan? Okay. Our two directions or way, our two destination, and our two gates. Yan. Ano ba yung direction ng buhay mo ngayon? Ano ba yung daan na dinadaanan mo? At ano ba yung kapupuntahan mo pagdating ng araw? At ano ba yung pinto ang papasukin mo? Amen. 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 When we go past into this book, pagdating mo dito, ito na yung gate na tinatawag. Gate to eternity. Amen. Kaya na, which gate are you prepared to be with? Alin kayang dito gate na ito, yung papasukin mo? Kasi sa dito pa lang bubuin mo na yung choice mo. Para pagdating dito, diretso ka na doon sa gate na napili mo dito pa lang. Amen. Kaya ito pa lang panahon natin na ito, gumagawa ka na ng choice mo kung anong gate o kung anong pintuan ang papasukin mo. Amen. 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 Okay. Bigyan ko po kayo ng maliit na konting point dito sa point of view into this topic. Ganito yan. Kung ano ka ngayon, yun yung pintong papasukin mo pagdating ng araw. Ganun lang kasimple yun. Okay, para maliwanagan natin. Only two ways. Yung kanina, the first thing that we need to know in our life, we need to choose whether which way you prepare. Amen. Saan ba yung talaga daan na gusto mong daanan? Amen. We have discovered that the word we end up has a lot to do with the choices we make along the way. Alam niyo kung ano yung mga bagay na parang, halimbawa, ano ba yung mga bagay na tinutuklas mo ngayon? Ano ba yung parang curiosity mo ngayon? Saan ka ba curious? Yan, may mga kabataan ngayon, iba yung curiosity. Diba? O kaya, mismo, tayo mismo. Kahit na tayo mga magulang, parang iba yung curiosity natin eh. Parang iba yung gusto natin matuklasan sa buhay po natin. One wrong turn, and we could find myself many miles from where we intended to go. Ito yung mabigat dito eh. Halimbawa, gumawa ka ng isang way mo, magugulat ka na lang, ang layo mo na pala doon sa talagang way. Pag gumawa ka ng isang balik way, makikita mo na lang, ang layo pala doon sa way na dapat talaga pupuntahan natin, magiging destination natin. Kaya ang hirap kumamit, ang hirap bumalik. Hindi yan katulad ng isang sasakyan na bumiyahe ka, naligaw ka ng 20 kilometers, pwede mo agad katigil at bumalik ka ng 20 kilometers. Dito hindi. Amen. May mga bagay na madadaanan natin at kapag nadaanan natin at hindi po natin nakita yung tamang direction o tamang way na dinadaanan natin, yan ay para bang kakapit sa buhay mo at maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Amen. Okay, kaya tignan po natin. This life is a brief pause because two very long eternities. Yan ang mabigat dito eh. Baka mamaya, someday you find out that this eternity is the eternity that we hate most in our life. Baka ito yung inaayawan natin. O yung parang talagang we are praying to be with that eternity. Yung parang ito pa yung parang kinakatakutan mo. Pero alam mo, ngayon pa lang, dapat iniisip mo na nakakatakot ba itong kalalagyan ng buhay ko? Amen. Titignan ko ngayon kung ano yung ginagawa ko. Titignan ko ngayon kung ano yung bagay na pinagkakaabalahan mo sa buhay mo. Tignan ko kung ano yung eternity na papasukin mo pagdating ng araw. Amen. Amen. Only two ways. Sabi po ng Romans chapter 14 verse 1 and 2, ang buhay ng tao may hindi lamang sumali puno-puno ng kahirapan tulad ng bulaklak na namumukagdan, nalalanta, at nalalangas parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparang. Ano po ibig sabihin dito? Maikli ang buhay. Life is too short. It is very short. Amen. Now, ngayon pa lang mag-isip ka na.
Ngayon pala, palakas ka, pag-isip ka na, at gumawa ka na ng way na tama, na ang katotohanan ko ay yung pong landas ng buhay. Amen. Kapag hindi mo pong ginawa ngayon yan, sabi nga po, kung minsan, kapag inabot po tayo ng buhay po natin, at hindi po tayo nakapamili, alam mo na kung saan ka pupunta. Amen. Amen. Kaya nga lang sabi doon sa ating awit, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy nga sa pagkakasala, kaya nga, using the full term in God, make us our choice to be Amen. Good. Amen. Doon po tayo kailangan. Ngayon, natan natin, halimbawa, kasi halimbawa, sa buhay po natin, mayroon tayong mga bagay na ginagawa na kung saan. Eh, alam natin na talagang ikakapahapak natin ang dapat kong gawin ngayon. Kapigin mo na yung way mo. Amen. And then, go into the right way towards Christ Jesus. Amen. Dalawang way po yun. The first way is the Broadway. Yan, hindi yung Broadway Centro man, doon sa Quezon City. Diba yun? Okay. The word broad means spacious. So, ibig sabihin yan, hindi yan yung parang EDSA. Na pag pumasok ka sa EDSA, nag-drive ka doon, sa inis mo, hindi ka nadadaan doon kasi wala ka malulusapan. Amen. 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 Hindi ganun ka-traffic dito. This is very wide. At alam natin na napakasarap daanan ito, daan na to. Amen. Na kapag tumaan ka dito, talagang feeling relax ka. Talagang yung pleasure na talagang ma-achieve mo talaga sa buhay mo. This is the broad way. Jesus says that there is a spacious, broad road a person can walk. Na maraming po tao na ang tinatangaran, ito po malapat na daan. Amen. Kung mapapansin po natin yun, most of the people today are walking into this spacious way. Amen. Dito sila lumalakad. Bakit? They forget to have God into their life. Amen. They forget to serve God. Amen. They forget to dedicate their life into Jesus. Amen. Kaya kapag halimbawa nakalimutan mo si God sa buhay mo, you are at the spacious way. Amen. Nandun ka sa Broadway. Hindi ka naman artista na doon ka. Ha? Ano ba? Sabi dito, what does it mean by this broad road? The idea of Jesus is trying to convey is that the Broadway is wide open. Bukas na bukas. Amen. Kaya na, pwede nga mag-trespass agad doon eh. Amen? Amen. Pwede ka maging ano doon, pwede ka pumasok agad without asking someone or without having that permission to the security guard. Wala security guard doon. Amen. Amen. Basta sige, tuloy ka, pasok ka. Basta dito malaya pa magagawa kung ano yung gusto mo. Kaya nga, di ba, nakita niyo po dito, dito pinapakita dito, all that you wanted to do, we can do it in this way. Amen. Magagawa ko dito, walang bawal. Lahat pwede. Sa madaling salita, hindi ka makakasal sa pastor kasi walang pastor dito. Amen. Amen. Hindi ka magagalit sa pastor dito kasi walang pastor na nagdidisiplina dito sa special way na ito. Bakit? Kasi you are free to do things that you really wanted to do. Amen. Pwede mo gawin. Pwede ka magtulog lang. Pwede ka hindi magbasa ng Bible. Pwede ka gumawa ng kasalanan. Pwede mong gawin what you are here. Kaya nga open yan eh. Kaya nga bukas yan. Now, pleasure seekers are here to pass. Lahat ng mga naghahanap ng sarap ng kanyang katawan, nandito sila. Amen. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, pleasure seeker ka ba? Pleasure seeker. Who are those pleasure seekers? Sino kaya ito mga pleasure seeker na ito? Oo, pastor. Wala akong kahinigilig sa laman. Eh, bakit mahilig ka sa pera? Bakit mahilig ka sa malaking bahay? Bakit mahilig ka sa magagalang sasakyan? Bakit ka mahilig mag-travel kung saan-saan? It is a pleasure seeker. Now, sabi ko ganun dito, pleasure seeker travel this road. Doon siya dumadaan. Mga kapatid si Panginoon, gusto po na malaman po ninyo, marami pong hindi nakakaunawa na kapag ang isang tao ay nakapokus lamang sa mga bagay ng pangabundo, I tell you, dito ka nagdadaan.
into the broad way. Amen. Into the spacious way. Kapag halimbawa, abala ka sa mga bagay-bagay lang sa mundo na ito, nang hindi mo nabibigyan ng pansin, nang hindi mo nabibigyan ng parangal ang Panginoon sa buhay mo, you are on the spacious way. Na kapag hindi pa napaparangalan sa buhay mo si Kristo, hindi ka man na nagsasakripisyo para kay Kristo, you are on the spacious way. You are traveled in this place. And you are a pleasure seeker. There are a couple of things you need to know before you decide to leave out the rest. Okay? Of your life traveling the broad way. Okay? Ano po ba yun? Okay? Sabi po dito, you aren't really in control. Pag nandito ka, wala ng control. Amen. Wala ka ng control sa buhay mo. Kaya hindi mo napapansin yun. Kahit nang imbitahan ka sa church, parang ayaw mo. Kasi mayroon nang nagkocontrol ng buhay mo while you are here. Kasi ang gusto ng tao na ito, ang gusto nito nagkocontrol sa iyo dito, yung masunod, yung layo ng katawan mo. Amen. Yung layo ng makasalipot ang bagay. Kaya dito, hindi mo maiisipan talaga na makapaglingkod ka sa Panginoon. Hindi mo maiisipan na magbigay ng panahon para kay Kristo. Amen. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Hindi pa kayo napad yung sabi po. Ephesians chapter 2. Andiyan na po kayo. Amen. Okay, sabi po dito, chapter 2, verse 1 and 3, 1 to 3. Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo ang masamang takbo na sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng Espiritu ang naghahari sa mga taong sumail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, nabubuhay ayon sa pita ng laman at sumusunod at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuotan ng Diyos. Ano po yun? Kapag tayo namumuhay into the pleasures, into this world, tayo raw po ay kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. Amen. So sa madaling salita, kahit panawala kang ginagawa sa mundo ito, basta ang buhay mo is considerable, walking in this way, walking in this precious way, ibig sabihin pala niya, napupukot ang Diyos. Amen. 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 Bakit po kaya? Kasi, when a person forget God into their life, kapag hindi siya nagbibigay talaga at nakalimutan niya talaga ang Panginoon sa buhay niya, yung tinatawag na wrath of God still there on that person. Nandun pa rin yun. Basta kahit wala akong ginagawang masama, yung kalimutan ko ang Diyos sa buhay mo, gumawa ka ng masama. Yung ma-enjoy mo lamang yung mga bagay sa mundo at nakakalimutan mo yung may likha nito, nakagawa ka ng kasalanan. Amen. 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 Sin always bring pain and sorrow. Naglalagay po iyan sa atin sa kasalanan na maglalagay naman sa iyo sa kapighatian. Amen. Kaya nga, while walking on the spacious way, gusto ko pong malaman mo, nandun lahat yung kasalanan. Every sin was there. Amen. In the broad way. Kaya pag tumaan ka doon, sasalubogin mo lahat ng sangkaterbang kasalanan. Amen. 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 Kasi ang third thing ito, pinapipili tayo kung ano yung daan na dapat nadaanan naman ng isang tao. Kaya lang alam niyo po, hindi natin maintindihan yun kasi ang tingin natin, wala naman akong ginagawang masama. I enjoy my life here. I enjoy my life on earth. Parang sinasabi natin, gusto ko lang magtrabaho, gusto ko lang mag-aral, gusto ko lang na mamuhay sa mundo ito. Pero, if you really forget God and if you have don't have enough time with the Lord, I tell you, you may sin. Magagawa mo lahat ng mga kasalanan nandito sa mundong ito. Amen. Sabi po dito, okay, Galatians chapter 6, verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So, sa madaling salita, saan ka ba nagtatanim? Sa mga bagay sa lupa. Kaya saan ka aani? Sa lupa. Amen. 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 So ang ibig sabihin po doon, kung ang buhay ng isang tao ay para lang dito sa lupa, dito ka lang sa lupa. Amen. Kung ang buhay mo ay para doon sa langit, pagdating ng araw, doon ka sa langit. Amen. So ikaw yung gumagawa ng daan na pipiliin mo pagdating ng araw.
So, sabi po dito, dalawa, there is a narrow way. Yung kanina, this is opposite to a narrow way. Broadway is opposite to the narrow way. Amen. Di ba? Obviously. Kasi yung napakalapad, ito naman napakasipkit. Na kung saan talagang kailangan mo, pilitin yung katawan mo nang pumasok doon. Siguro hindi ito yung standard size ng isang pintuan. Amen. If you know the size of the standard door, hindi po ito yun. Amen. Kundi siguro ito substandard. Amen. Dahil hindi yun ang sukatan, baka siguro kasya-kasya lang yung katawan mo na talagang titiklog ka pa. Amen. Amen. Paano kaya kung mataba ka, paano ka titiklog doon? Kailangan mag-diet ka. Amen. Ano ba yung kailangan na i-diet mo doon? I-diet mo yung kasalanan ginagawa mo. Amen. Amen. So, halimbawa, kain ka ng kain sa laman dahil kaya ka tumataba ngayon sa espiritu naman, huwag ka kumain ng kasalanan para pumayag ka. Amen. Amen. Yung kasalanan na huwag mo kakainin, ha? Hindi yung mga espiritual na bagay. Kasi yung espiritual na bagay, makakapagbigay kalusugan sa espiritu mo at doon ka makakapasok. Amen. Okay, tuloy po na. The Broadway is wide, open, and easy. While the other way, road of life is called narrow. Masigit po ito. This word refers to a great press. Yan, sabi ko nga sa inyo. Alam niyo ba yung tinawag po great press yan? Yeah? Kasi ang great, kinakatas yan. Binibiga. Ganun po tayo pagdating sa Lord. If you really wanted to go or pass into this narrow gate, you need to press your life accordingly to Jesus. Amen. Bibigayin mo yung buhay mo para maging kasisarap ka ni Jesus. Bibigayin mo yung buhay mo para maging katulad mo si Jesus. Amen. Halimbawa yung ugali mo masama, bibigayin mo yan para pumuti. Yung mga bagay na ginagawa mo masama, bibigayin mo yan para maging mabuti ka. Amen. At makalayo ka sa kasalanan. Amen. It is not easily happen to our life. Hindi ganun kadaling gawin itong bagay na ito. Kaya nga, sabi dito, parang great press. Ibig sabihin, kailangan pigain. Amen. Kailangan talaga siksikin. Amen. Kaya ang buhay ng tao, binibiga because God wanted us to pass into that narrow gate. Amen. Gusto ng Diyos na ito na makapasok na doon. Kaya yung buhay ng tao talaga kinukupak ng Lord. Lahat ng bagay na nakikita niya na talaga nahahantak para hindi ka makapasok doon sa pinto. Masigit na yun, kailangan pigain ka para makapasok ka doon. That's why we hate most those discipline of the Lord. Kaya tayo umisa nagagalit at hindi na pinaiintindihan kung bakit tayo pinipiga ng Lord, dinidisiplina ng Lord at gusto pagbaguhin ng Panginoon dahil gusto ng Lord na ito na makapasok ka into this narrow way. Amen. It has an idea of being constricted. It can also carry the idea of being distressed and difficult. Mahirap. Mahirap. It is not quite easy. Hindi yan yung parang mag-judge ka lang, okay, pasok ka lang sa narrow gate. Hindi. Amen. I tell you, people of God, I tell you straightly, hindi. Kulang ang pag-judge mo. Kulang yung bagay na ginagawa mo. Kailangan pigain ka ng todo para makalusot ka dito, makadaan ka dito. Amen. 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 The narrow way is the exact opposite of the broad way. Magkabaligtad yan. Ang sarap dumaan po doon sa Broadway. Kumportable ka, relax ka, dumadaan dito. Pero, into the narrow way, talagang halukip-kip ka, dumadaan dyan, mabigat. Mahirap ka, bigat na bigat ka. Ganoon ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Ako ng isang ayaw natin masasalim bilang Kristiyano. Pero you allow it to prove it to you by God. Iaalaw mo yun na masaktan ka. Iaalaw mo na ikaw ay mahirapan. Iaalaw mo na ikaw ay masakripisyo. Pagpagal sa mga bagay para makadaan ka dito sa narrowing nito. Amen. Amen. Ngayon, kaya ba buhon natin? Amen. Kaya ano ba? On the narrow way, sabi po dito, you can take all your sin with you. Kaya nga binibigat tayo eh. Kaya nga parang great press. Kailangan pigain tayo kasi walang tayong pwedeng dalhin kasalanan doon. There's no exemption. Lord, baka naman pwedeng i-consider ako na sa akin ito. Maliit lang naman to, Lord. Eh.
Lord, baka yung pagiging self-centered ko, Lord, pwede na to. No. Ika nga, sabagat, for us to go into this way, doon pa lang sa way na makipot na yun, kailangan tanggalin mo na. Amen. Yun yung katulad ng sinasabi ko sa inyo na sinabi ng Lord, na mabuti pa ang kamelo, kamelo, mas mabilis na makakapasok sa butas ng karayo. Kasi all the trainings na nakapasan doon sa kamelyo, kailangan niya tanggalin lahat yun para makapasok siya doon sa butas ng yugi. Amen. 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 It is the same thing with us. This narrow way, we need to put out all our sin. Tanggalin mo lahat yun. Amen. Yung kasinungalingan mo, yung pagpapaimbabaw mo, yung pagdahaya mo, yung panloloko mo, yung iyong laging pagiging pakikipaglaban mo, tatanggalin mo yun sa buhay mo because you need to go into this way or else mawawa ka pagdating ng araw. Amen. 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 If you try, you will find that there is enough room for you and them. Pag hindi mo sinubukan yun, natanggalin lahat ng mga kasalanan mo habang lumalakad ka dito sa narrow way na to, hindi mo maa-attempt talaga na makapasok doon. Amen. 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 Naintindihan po natin. Amen. Halimbawa, yung katabi mo ngayon, alam niya na meron siyang pag-aasala sa buhay niya. Ngayon pa lamang dumadaan siya, makikita niya kapag tinatanggal niya yun, pinipilit na paklasin sa kanya yun, ibig sabihin niya, you are walking past to that narrow way. Amen. Pero kung wala ka pakialam, hindi. Okay lang to. Hindi ko tatanggalin tong kasalanan na ito. Tutal, malayo pa naman ang panahon. I tell you, nandun ka sa Broadway. Amen. Kung ang gusto mo lang, sige, magpasarap lang sa buhay, nandun ka sa Broadway. Pero kung ngayon pa lamang, iniisa-isa mo na ang tinatanggal lahat ng mga pagkakasala o mga maling bagay sa buhay mo, you are walking past to this narrow way. Amen. Tulong ka dumalangan. Amen. Naintindihan po natin. Amen. Naintindihan po natin. Amen. Sino po kung dito yung meron pang 5 more up na kasalanan? Sige, magbilang pa kayo. Uy, yung iba, wala nang masalanan, hindi nang tatakas ko. Diba? Meron pa. Nagsisinungaling pa ako. Hindi pa ako nagpapasa ng Biblia. Kung isa, sumasama pa na ako sa pastor ko, sabi ko, haba ka ng pasensya. Meron, diba? Kasi hindi yun eh, okay. Okay, yun, ito, magigitin pa ang ulo ko. Diba? Minsan, tamad pa ako pagdating sa spiritual. So, diba, marami, marami. Not more than 5. Diba? Marami pa nga. Ikaw bibilangin natin eh. Amen. Still, siguro sasabihin natin, pag hindi mo pinarest yung buhay mo, you are still on the Broadway. Amen. Amen? Amen. Pero kung nandito ka ngayon, ano, kailangan, magaling ko na pala ito. Dahil naglilingkod na ako sa Panginoon, kailangan pala, isip ko na ito. Then you are passing to the Broadway. Amen. 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 Kasi ganun yung kamenyo eh. Napasok lang sa isipan ko yun. Kasi nung araw po kasi, ang transportation nila into trading is the camel. Amen. Yung camel. Amen. Kaso, mayroong daan doon sa kanila na papasukin mo lang yung maliit na yungib. Saktong-sakto lang ang isang kamelyo. Ang problema nila, pag maraming tradings na nakapasok doon sa camel, hindi sila makapasok doon. Kaya kailangan doon, tatanggalin lahat yung mga nakakarga doon sa camel para makapasok yung camel. At then, iisa-isahin nila ngayon, papasok doon yun. Pero in this narrow way, hindi natin pwede na halimbawa, tatanggalin mo muna, tapos pag nalagpas mo doon, babalik mo na ulit sa kanya. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Hindi na natin pwede ibalik. Kailangan tatanggalin mo na yun. Amen. Amen. Naintindihan niyo? Amen. Nakakaunawa mo din yung mga bata. Naintindihan niyo? Kaya salamat sa Panginoon mamaya, amen lang kayo ng amen, pero hindi niya naiintindihan. Ano yung pinagkakahala natin? Ha? Asan na tayo ngayon? Ha? Eh, hindi nga, sa totoo lang yung mga bata. Kasi yung mga bata ko minsan, amen lang ang amen niya, masaya lang ang dahil lang, excited lang sila. Kasi gusto ko talaga maunawaan yun ng bagay nito. Ano yung ibig sabihin ng narrow way? Ha? Ano? Ha? Ano? Great press. Great press. Ano yun? Ano huwi yun? Yan, masikip na daraanan. Amen? Amen. Yan. So, edi yan na kayo, mga bata, ha? Masikip na daan pag sinabing na huwi. Amen? Amen. So, ibig sabihin nun, masarap ang dumaan doon?
Di ba, kumisa ka, kapag tumatawid kayo dyan sa ano, sa nitulay dyan, dahil ginagawa, di ba, parang natatakot na. Kaya, ito masigit na nakakatakot to. Kasi, sa isang gawa ko lang, o sa isang hakbang ko lang, na mali, pwede kang napanglan. Amen? In this narrow way, pwede ka talagang bumagsak. Amen? Amen. Diyan nga, medyo may kakapitan ka pa dyan eh. Pwede kang gumabay, dito hindi. Pag hindi mo nabalanse ang buhay mo kay Kristo at napuno ka ng kasalanan, I make sure malalaglag ka. Amen. Okay, tutuloy na natin. Ano? When you walk the narrow way, you must choose to give up your rights. Oh! Yun ang bala yun! Naibigay niya ibig sabihin ito? Amen! Bibitawan mo yung iyong rights. Ano yung rights mo? Yung right hand mo. Yung mga pinahahawakan mo sa buhay mo. Naibigay natin? Amen! Sino dito yung nakakaintindi? Ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin, yung laging pagmamalaki mo, yung mga pinangahawakan mo, yung mga pagmamataas mo, bibitawan mo yung pag tumarangan ka dito para makataan ka dito, or else, hindi ka makakataan dito. Diba, kaya nga kumisan, parang ayaw mo na aapi. Masyado madrama yung buhay mo. Yan? Naintindihan niyo ba yun? Amen. Kasi kapag ayaw mo na naaapi ka, ang ibig sabihin mo, you are not walking on that narrow way. Kasi nga, yung pleasure seeker, hindi dito tumadaan sa narrow way. Gusto niya yung parang pleasure sa kanya, yung masarap lagi sa kanya. Ayaw niya nasasaktan yung damdamin niya. Amen? Amen. Ayaw niya yung parang siyang prinsesa ni Prince Kia. Ha? Prince Kia, tawag ka. Hindi ganun eh. Di ba? Hindi yung parang ayaw na ayaw mong masasaktan, ayaw mong maiinitan, ayaw mong magsasakripisyo. Hindi po ito yun eh. Kailangan bibitawan mo yun. Ay, ayoko, pinapawisan ako. Kapag natinigod ako sa Panginoon, hindi, bibitawan mo yun. All your rights. Ako, ayoko, mainit. Ito parang kanyerto na tayo. Gusto mo, electric pump pa. Huwag naman yun, man. Hello? Naintindihan nyo? Amen. Bibitawan mo yung mga rights mo dito. Amen. 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 Ay, hindi, baby, the Lord, kailangan yung mama na ko eh. Then you cannot go in this narrow way. Amen. Hindi ka makakataan dito kung ipipilit mo yung gusto mo at hindi yung rights ng Lord para sa'yo. Amen. 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 God doesn't want your rights. Amen. Ang gusto ng Lord yung kanyang rights. Amen. 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 Gusto niya mangyari yung gusto niya, hindi yung gusto mo. Kaya nga, thy will be done. Ano what else? You can no longer do as you please, but you must do those things that please the Lord. Hindi na yung mga kapis sa sarili mo. Amen. Amen. Hindi tayo kumisan tayo para piling natin, gusto natin tama tayo na tama. Ayaw natin papatalo. Ayaw natin pagdadaig. Ayaw natin palalaman. Pero itong third na ito ang gusto niya, makita niya sa buhay ng bawat isang Kristiyano na lumalakad into the narrow way, gusto niya ang Diyos lagi ang napapangalan sa buhay niya. Not our own life. Yourself. Gusto niya na ikaw napapawangalan ang Diyos sa buhay niya. Katulad halimbawa, hindi na po pwede dito yung parang tinatamad ako mag-church. Gusto ko manaman po kapag halimbawa, ganun pa rin tayo sinusunod mo yung kalooban mo, yung gusto mo naman, ay dahil yung hindi ka makakataan dito. Amen. We cannot please our life. Amen. We cannot please our pleasure. Amen. But we can please only God into our life. Amen. Kahit na nahihirapan ka, pag ito ang gusto yamin ng Diyos sa buhay mo, ito ang gawin mo. Kaya nga maraming tao, maraming Kristiyano, they hard to have their time into the Lord. Nahihirapan sila para sa kanila mabigat. Pero gusto ko po malaman mo ang sabi ng Biblia na sino bang nagtitiis kay Jesus Cristo. Pagdating na pinarangalan si Jesus Cristo, kasama siyang pararangalan. Gusto ng Lord yung parang nakikipagtiis ka sa hirap na dinanas ni Cristo sa krus. You can't make the rules, but you are expected to keep the Lord's rules. Liwanag. Amen. Pahinanalo na. Amen. Hindi yung rule mo sa buhay mo, kundi yung rule ng Lord. Amen. Ang kailangan pa. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo lang yan nandito.
Kasi baka sabihin nila, pinatatamaan ko sila. Okay. Notice ang part about leading the narrow way. Okay. Papakita lang natin dito. Ano ba yung mga katotohanan dito into the narrow way? It honors God. Pag ginagawa mo yung mga bagay na yun, obviously, napapangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, napapangalan mo ang Diyos sa buhay mo. What else? At kapag halimbawa nagpapangal ka para sa Lord, napapangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya nga kapag dumadaan ka into the narrow way, kailangan makita mo that you honors God. Amen. 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 Yung pagbuhay mo na ito ngayon, napapangalan ang Diyos. Amen. Sa tingin mo, napaparangalan pa ang Diyos. Amen. Then you are now passing into the narrow way. Ganda lang, ganun lang kasimple yun. Pag pinagliling ko lang po, Panginoon, napaparangalan sa buhay ko, Panginoon, doon ka na lumanakan into the narrow way. Ano sabi po ng 1 Peter, tingnan po natin. 1 Peter chapter 1, verse 16. 1:16. Marami kasi ito eh. Okay. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Okay. We honor God by doing holy living in our life. Amen. Ibig sabihin nun, kapag nagpapakabanal tayo, doon natin napaparangalan ng Panginoon. Now, how can be sure that my life walking into the holiness of God? Paano kaya? Ay, basta ako. Hindi na ako magsasalita ng masama. Hindi na ako mag-aamoy. Hindi na ako magdadayo. Is it the right words for a holy person? No. We cannot be holy if our life is separated from Jesus. Amen. We can only be holy when your life is connected to Jesus. Because the holiness of Jesus can be transferred into the person, into the believer of Christ, into a person who serves Christ. Amen. Kaya pala kailangan natin paglingkuran ng Diyos. Kaya pala kailangan natin mag-pray. Kaya pala kailangan natin mag-meditate ng Bible. To make our life holy. Ganun na kasimple po yun. Amen. Amen. What else? It bring His blessing and power into your life. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Okay. 2 Chronicles. Ikalawang Chronicles. Nandiyan na ba kayo? Amen. Chapter 7, verse 14. Sabi po dito, ngunit kung ang bayang ito, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aming karangalan at magpap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 
patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Kung dito, pasasaganahin ang kanilang lupain. So, if you're doing things accordingly to glorify God, o matutunan natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Lord, it brings blessing and power into your life. Amen. Kapag marunong ka pala sumunod sa Lord, kapag marunong ka magpakumbaba, kapag marunong ka magpaglob sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos ang buhay ng isang tao. Amen. So, yun po pala yung paglangat natin, ito na narahuhin. Kapag marunong ka magpakumbaba, kapag marunong ka manalangin, kapag marunong ka tumalikod sa mga kasalanan mo, kapag marunong ka hanapin ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin pala yan, naglalakad ka doon sa naruhin. Amen. Ay, hindi ako namin yan. Amen. Now, di ba naglilingkod kayo sa Lord? So, you are on the narrow way. Amen. Di ba marunong ka magpakumbaba? You are on the narrow way. Amen. Di ba marunong ka talikuran ang kasalanan mo? You are on the narrow way. Amen. Di ba marunong ka manalangin sa Panginoon? You are on the narrow way. So, ang pinakamaganda po dito, it brings blessing and power into your life. Ang ganda, no? Amen. Samantalang ang tao ayaw magpakumbaba. Samantalang ang tao ayaw niyang ibaba ang buhay niya sa Panginoon. It offers far better life from every perspective. Kakaibang buhay. Amen. 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 Okay, tignan po natin. Galatians chapter 6, verse 8 to 9. Chapter 6, verse 8 to 9. Sabi po dito, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman, he said, ay mag-aani ng kapamakal. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon tayo.
tayo ay pag-aani kung hindi tayo magsasawa. So makabase pala ang naroy sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay. Amen. Kapag ikaw hindi ka nagsasawa para sa paglilingkod mo sa Panginoon, nandun ka pala sa naroy. So ang ganda, no? So gano'n na nga po pala kasimple para tayo po ay makalangad doon sa pangipot na daan. So sa madaling salita, hindi po pwede tayo na apart or departed into this teaching that we had in our life. Now, kung titignan po natin, kung makaniwas ka pala doon sa sinasabi ng Panginoon dito, na hindi po natin pwedeng tayangin ang Lord sa buhay po natin. Na kapag hindi mo pinaglingkuran ng Lord, hindi mo pinarangalan ng Lord, ibig sabihin pala, you are on the spacious way. Nandun na into the broad way. Kapag halimbawa, pahawang iniinta mo palagi, nakakapagod magsimba, nakakapagod maglakad, nakakapagod maglingkod sa Panginoon, I tell you are on the Broadway. Why? Because it only takes pressure into your life. Gusto mo lang pressure, gusto mo lang please yung sarili mo. Pero kapag pumalaya ng pagdaan into the narrow way, kailangan mo magpakamal sa Panginoon, kailangan mo talikuran yung kasalanan mo, kailangan pa na magpakumbaba ka, kailangan talikuran mo yung mga rights mo, at ano pa, kailangan baguhin mo, ibahin mo yung buhay mo kaysa sa pamumuhay na dinanas mo o isinabuhay mo dito sa mundong ito. Amen. It is far better life from every perspective. Amen. Kakaiba ng pamumuhay mo dati sa pamumuhay mo ngayon dahil gusto mo lang lubakan doon sa makipot na tahanan mo. Okay, tingnan natin sa NIV version. At natatanim para sa sarili niya naman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang natatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kapag in-spend mo lang, you spend your life here on the things on earth, ano mangyayari? Kasama ka mabubulok. Pero kapag natatanim ka para sa Espiritu ay aani ka ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong mabagol sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Daming tao ay isin ito, giba. Minsan nahirapan na makunting lakad, ayaw na. Pero gusto ko malaman mo, magsikap tayo, magtanim tayo sa Espiritu para na sa ganun, umani tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung nahihirapan ka, tiisip mo yun. Kung nagsasakripisyo ka para sa Panginoon, tiisip mo yun. Sapagkat you are on the right track, you are on the narrow way. Ganun tayo, Pastor. Kaya pala, kapag ako nag-church ka pala, kaya pala, nung maglingkod ako sa Panginoon, parang nawalan ako ng pera. Kasi tinuturuan ka ng Lord na magtiis. Kasi tinuturuan ka ng Lord na makalakad ka into the narrow way. Okay, punta na tayo into the destination. Wala na tayo sa daan, ano? So alam na natin kung saan tayo may dadaan. Amen. Amen. Alam mo na kung nandun ka sa narrow way at alam mo na rin kung nandun ka sa Broadway. Amen. Naunawaan? Amen. Sino dito yung alam na yung nasa narrow way kung paano dumaan? Yeah, very good. Praise the Lord. Lahat tayo, alam na natin yun. Baka mamaya, isang araw, makita ko ba yun, nandun kayo sa Broadway. Ha? Yung mga gusto lamang, yung mga kalayawan ng katawan, Broadway yun. Amen. Yung mga nagpapagal para sa kaluwalhatian ng Panginoon, narrow way yun. So, nakita na po natin, ano? Amen. Yung ayaw mahirapan, Broadway yun. Kasi it expresses you into His life. Amen. Pero yung nagpapakahirap para sa kaluwalhatian ng Diyos, narrow way yun. Amen. Kasi great press siya. Amen. Jesus po. Tahan-tahan na, baka mamaya, iba. Iba pa-ir eh. Kaya nga, pinigay mo yung sarili mo talaga. Kaya ako pinapakita sa inyo kung paano talaga pumigay, hindi yung goodbye kasalanan. Hindi ka doon. Talagang i-press mo talaga yun. Pipigitin mo talaga yun. Napaklasin sa katawan mo yun. Amen. Yes. Okay, nakikita na po na yan. Punta na po tayo sa ikalawa. Only to destination. Yan. Meron ngayon tayong papatunguhan na. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ba yung papatunguhan mo? Alam mo na ba. Okay, kita natin ngayon dito. All road ends somewhere. Lahat ng pinaraanan natin, may patutunguhan yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may patutunguhan ka. May patutunguhan ka. Hindi ba tayo, ha? Baka mo nakakala nyo, yung nagbabanta ka, sige, may patutunguhan ka sa akin. Nagbabanta ka, no? Ano yung ibig sabihin nun? Dalawa lang ang patutunguhan mo. Pagkakain ako.
Ha? Lisan, alam mo? Magagalit ka. May patutunguan ka sa akin. Sige, asapin mo ko. Dalawa ang patutunguan mo. Hospital, 50-50 ka. O, impyerno, patay ka. Yan, Lisan, ganun eh. Pero dito, every roads, all roads, and somewhere. Lahat ng tinaraanan mo, kung ano yung tinaraanan mo, mayroong patutunguhan yan. They need somewhere, and since everyone here is on one or the other, we need to find out where we are going. Kailangan makita natin kung saan ka patungo. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, saan ka na patungo ngayon? Oh. Siguro may idea na kayo, no? Kung saan patungo, no? Pero, do not please your life. Kasi marami pong mga Kristiyano ngayon, piniblis yung sarili niya. Nag-pray na kaninang umaga. Gusto langit na mapuntahan. No! Hindi ganun kadali yun. Amen! Kaya na, great press! Lagi niyo tatandaan, great press! Pagdating talaga doon sa narrow way, para masigurado mo yung destination mo, kailangan great press tayo. Pipigain mo yung sarili mo para na sa ganun makapasok ka into this destination. Okay, ano sabi po dito? Unang destination ng isang tao is the place called hell. Pakasabi, hell. Hell. What the hell? Impierno. This is the tormented place where a sinner go. Doon dinadala yung mga makasalanan na kung saan nagpasarap lamang sa buhay dito sa mundong ito. Amen. Ulitin ko po sa inyo, yung pleasure seeker, dito na pupunta yan. Nagpasarap siya, kaya ngayon pinagdudusahan niya. Yung mga nagpakahirap naman sa Panginoon, doon naman sa isa yan. Okay, tingnan po natin. Jesus tell us here that fruit world leads to destruction. Kasi nga, pressure seeker sila, kaya nga doon sila sa Broadway. Kaya, ito yung lugar na kung saan magiging destination nila. Matas, when we think of something being destroyed, we usually think about something being annihilated and forever done away with. Anong ibig sabihin po niyan? Ganito yan. Parang, yung mga bagay na ginagawa mo, ay parang totally destroyed na. Yung totally destroyed, yung pagiging nalagayan ng buhay mo. That's right. Halimbawa, ayaw mong iwanan yung isang kasalanan na alam mong maglalagay siya sa impyerno. So, pagdating ng araw, ito yung magiging destination mo, which is blow away. Sabihin mo lang. Amen. 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 Sabihin mo, totally destroyed. So, ito pa lang ang pagkakataon nito, kailangan pa lang, ngayon pa lang inakabig-kabig na natin. Inihilot-hilot na natin. Halimbawa, yung katamaran mo can brought us into that tormented place. Yung halimbawa, yung katamaran mo pagdating sa Panginoon, pwede ka talintito niyan. Amen. Amen. Yung pagiging maselan mo, yung pagiging selfish mo, yung pagiging pride mo, pwede ka talintito niyan. Amen. So, what we can do, what will we do now? Ano dapat natin gawin ngayon? Then, let it go. Tanggalin natin. Take this all out. Ito yung life. Tanggalin mo sa matawag mo yung mga bagay na yun. Sapagkat kung hindi matatanggalin yun, ibig sabihin yan, you have chosen your destination. Amen. Meron na. Okay. Sabi ka lang dito, this word, however, refers to loss. Doon sa mga tao, ayaw kumilala sa Panginoon, ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw paglingkuran ng Lord, ayaw magpagal sa Panginoon. Ito po yung kanilang tawag dito, loss. Amen. Amen. Ibig sabihin po nun, na wala talaga sa Panginoon. It didn't speak a total and absolute ruin. So, ibig sabihin niya, you can destroy your life pagdating ng araw. Amen. 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 If you are being lost, ito yung magiging kasasapitan po natin. Absolute ruin. Ibig sabihin talaga, madedestroy, mauwasak talaga, mapapahamak talaga. It is speak of the loss a person can expect to suffer in the fires of hell. So dito maliwanag na sinasabi sa atin na kapag tayo po talaga ay nawala sa Panginoon, talagang ito yung nasasapitan po talaga natin. Amen. Our life can be suffered on the fire of hell. So mga pagtuto po yan, walang halong kasinungalingan yan. Kapag hindi mo tinigilan
sinayang ko lamang yung buhay mo sa mga bagay dito sa mundong ito, I tell you, ito yung kasasakitan. This is your destination. Amen. Okay, tingnan po natin. A little insight into this place. Tingnan natin, ano kaya meron dito sa lugar na ito, yung place of hell? Ano pong meron dito? Una, unquenchable fire. Ano po ibig sabihin ito, unquenchable fire nito? Luke chapter 16, verse 24. Nandiyan pa punta tayo. Amen! Okay, take this seriously kasi maganda ito. Para nasa ganun, alam natin yung maging may idea po tayo. 16 verse 25. Okay, sabi po dito, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay paligaya siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa niya. Yung si Lazaro at mayaman, makikinig po kayo? Amen! Yung mayaman, nagpakasasa lamang sa buhay nito kasi mayaman siya. Sarap! Ha? May tagapagpainom sa kanya, may tagapagpili sa kanya, may tagapagpaligo sa kanya. Sarap ng buhay. Samantalang itong si Lazaro, nagtiis ng hirap para mapalakalan ng buhay, ng Diyos sa buhay niya. So ano po nangyari niya? Pagdating ng araw na napatay po sila, si Lazaro nandun sa langit sa pili ni Abraham, kinakalinga siya, kinaalagaan siya. Samantalang ito, kaya ka na ito nalagpakasarap sa buhay na ito, ano nangyari sa kanya? Nagdurusa sa impyerno. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ang buhay sa mundo ay hindi lang pagpapasarap. Amen. Do not desire that your life here take only pleasure. Alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, kaya po kuminsan kapag nandinig ko,